Nakita na ang PTV balita ngayon. Iniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na supply ng bigas ang bansa. Ayon sa Pangulo, gumagawa na rin ng mga hakbang ang pamahalaan upang hindi tumaas ang presyo ng bigas sa merkado. Sa ngayon na niya, nasa mabuting kondisyon ang supply ng bigas. Gayunpaman, pinag-aaralan na niya ng pamahalaan ang sapat na pag-aangkat o pagdaragdag ng buffer stock ng NFA mula sa local producers upang mapaghandaan ang wet season, lalo't mahina ang produksyon sa panahong ito. Tinitignan natin lahat ng paraan upang ang presyo ay makontrol natin at hindi naman masyadong tataas. Kaya yun ang ating pinag-usapan kanina, magpaplano kami kung kailangan mag-import, kung kailangan magparami ng buffer stock sa NFA dahil masyado nang mababa. Yun lang ang nakita namin problema, mababa ang buffer stock ng NFA. Kailangan bumili yung NFA para umabot siya ng at least 9 days na buffer stock. So, yun ang pinaplano natin ngayon kung paano nila gagawin. Dahil ang NFA, kailangan ibibilhin nila yung kanilang buffer stock, bibili nila sa local producer. Ang problema, kapag sila ay pumasok sa merkado, pag sila ay namili na para i-replace yung buffer stock na nakulang nila, ay tataas naman ang presyo ng bigas dahil marami silang bibilhin. Kaya yun ang hinahanapan namin ng paraan para i-adjust. Siguro ang magagawa natin ay ang pagbili ay hindi bigla, hindi malaki. Sa ating weather update, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng low pressure area na dating ang Bagyong Amang. Huling namataan ang pag-asa ng LPA sa 40 kilometro timog silangan ng Ibazabales. Apektado rin dito ang Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Bataan. Kaya may chance pa rin ang mga pag-uulan sa mga susunod na oras. Habang ang Visayas at Mindanao naman, makakaranas pa rin ang mga maulap hanggang sa mahihinang pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Matuloy naman na pinag-iingat ang mga nasa mababang lugar dahil sa posibilidad ng pagbaha at landslides. Samantala, alamin natin ang mga balita mula kay Alas Sundua ng PTV Cordillera. Naibangal daw na Yumi, iti muna pala ang upat na bulan ti 2023. Nagsasarunong insidente ti Uram, tinapasamak iti Cordillera. Nalista ti Siam, 12 forest fires, kanina 13 as structural fires. Kangatuan iti probinsya ti Benguetian Mountain Province. Imimbisigaran ti BFP na iti posible rason, kaya nagtaudan na iti nagsasarunong uram ka na iti kabambantayan. Idibot na ito yung pasigurado ti Hensya nga umdas, ti manpower kang kagawaan da, nga agresponde ka na iti insidente ti uram. Pakiraman na tida dumapay nga emerhensya. Undas ti supply da iti danom kun adda dagiti water concessionaires ken water deliveries a katulungan da nga agrespondi kadagiti mapasama na uram. Ilan sa ating mga kababayan, yung ating tinatawag na kaingin na kung saan tinusulong nila ang ilan sa mga lupain, siguro pantaniman o linisin, but ito ay kanilang napakabayaan. Kaya ito ay kumakalat no, at nagkakaroon ng malawakang sunog. Sa Bureau of Fire Protection naman po no, ay walang sawang nakikipag-coordinate sa mga municipal and barangay level para matigil na yung ating pagkakaroon ng forest fire. Iti da dumabayan na magbabantayan ita ti Baguio City Police Office, ti Buyog Watershed, kontra iti anyamang iligal ng aktividad kas iti squatting, ten panagpukan iti kayo. May sa ti Buyog Watershed, kanag iti nabatbati ang pagtataudan ti Danum, iti Baguio City. Tapno masalwadan ti lugar, imbili ni Mayor Benjamin Magalong ti regular, apan nagpatrolya ten panagbantay ti pulisya, tapno maniklikan dagiti iligal na aktividad. Nang bukal di Kamdas Police Station iti may sa grupo amang tutok iti panagbantay iti Buyog Watershed. Duadaras, tunggal lawas, iti panagpatrolya da iti masakupan ti Forest Reserve. Sugun iti set mo madusa kan mamulta dag iti individual, ama panagnakan amang ipatakder iti illegal na struktura kan agpukan iti kayo iti watershed. Currently, yung ating Buyog Watershed is the source, one of the source of our water supply. So kung mawala yon or kung masira yung area na yon, definitely
it's our water supply that will sa ngayon konti na nga lang mas lalala pa. Hindi lang monitoring ng pagpapatayo ng illegal structures, kasama na rin dyan yung illegal logging. So effective naman so far na wala naman tayong nakikita. Hanggang ngayon wala pa namang nagtangka na magpatayo sa Buyog watershed ng bagong structure. Dagita-dagit di damdamag manipo dito'y PTB Cordillera. Siak ni Ana Sunduan. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Ana Sunduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTBPH. Ako po si Naomi Tiborcio. Magandang umaga!